Bagong taon, bagong phone na naman from Infinix at nasa entry-level segment ulit tayo. Ito yung bagong Infinix Hot 40 Pro na may 120Hz Full HD Plus display, 108MP camera and 32MP selfie, 5,000mAh battery with 33W fast charging, dual speakers, 8GB of RAM, tapos may 256GB na internal storage na rin for just 7,499 pesos. Hindi pa kasama yung mga promo at vouchers dyan, so mamaya pag-uusapan pa natin yung mas mababang presyo. Ikukumpara din natin to sa bagong labas na Tecno Spark 20 Pro. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ang maka 500K subs this year. Kaya naman extra efforts kami sa paggawa ng mas marami pang videos. Gaming, browsing, Netflix streaming at marami pang testing para makapagbigay ng mas maayos pang reviews. At of course, solid internet connection ang kailangan para dyan. Dapat ba mahal yung internet plan para magawa yan? Well, hindi naman. Actually, yung basic plan ng Converge ay enough na para sa mga to. Online gaming para i-test yung Mobile Legends, Call of Duty at Genshin Impact, watching Netflix videos in Full HD para makita ko talaga yung quality ng display ng phone, social media browsing and video calls, of course, wala ring magiging problema. At kung sakaling gusto o kailangan nyo talaga ng mas mabilis pang internet speed, halimbawang pang negosyo, o di kaya marami talaga kayong users sa bahay, meron din namang mas mataas pang plans ang Converge para dyan. Maglalagay ako ng link sa description, so click nyo lang yan kung sakaling gusto nyong mag-apply. At maraming salamat ulit sa Converge sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so skip na lang ulit natin yung unboxing. Diretso na tayo sa mismong phone at unahin muna natin yung design. Tatlong kulay ang ino-offer ng Infinix para dito sa Hot 40 Pro. Meron silang Starlit Black, Palm Blue, at itong binili ko ay tinatawag nilang Horizon Gold na maganda ring tignan sa personal. Well, kung pang personal na gamit ko talaga, mas pipiliin ko yung kulay black para mas simple. Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung gold at bumili nga rin pala ako ng Infinix Hot 40 Non-Pro. Kulay blue naman yung pinili ko doon, so eto na rin yung itsura para magka-idea kayo at para mas makapili kayo. Matte finish na medyo textured yung back panel natin, hindi kapitin ng fingerprints, naka-flat frames na rin at glossy naman yung part na yan. Tapos kapansin-pansin din yung malaking camera module, so depende sa inyo kung gusto or ayaw nyo ng ganyang style. Pero alam ko naman na performance talaga yung gusto nyong malaman dito, so usapang performance na kaagad tayo. Gamit natin dito ang pinakabago, pinakamalakas at bihirang-bihirang gamitin na MediaTek Helio G99. De, joke lang. MediaTek Helio G99 yung chipset na gamit. Sobrang dami ng phones na gumagamit nito, so most probably, meron na rin kayong idea kung ano yung kaya nitong gawin. 8GB yung physical memory at meron din tayong virtual RAM feature, hanggang 8GB din yon. At ang isa pa sa mga pinaka nagustuhan ko dito ay yung laki ng storage para sa presyo. 7K plus na phone, naka 256GB na storage na. Sobrang panalo tayo dyan at mention ko na nga rin pala na hindi rin mabagal na storage yung nilagay nila dito. UFS 2.2 na rin kasi yan. And yes, hindi ito yung pinakamabilis or yung pinaka-latest na storage ngayon, pero di hamak na mas maganda at mas mabilis pa rin kumpara sa ibang mga phones na hanggang ngayon eMMC pa rin yung storage na ginagamit. AnTuTu benchmark score natin ay more than 400,000 points. Halos pareho lang din talaga sa nireview natin last time na Tecno Spark 20 Pro. At ibig sabihin lang din yan, sasapat na yung performance nito para i-run yung mga apps na kailangan natin at madalas nating gamitin. FB, IG, mga apps para sa trabaho natin, mga apps para sa mga students, mga banking apps, okay na okay sa mga yan at maaasahan natin yung good performance. Ngayon, pagdating naman sa gaming, siguradong mag-e-enjoy ka rin naman. As long as hindi demanding yung mga games na lalaroin mo dito. Halimbawa, Mobile Legends ka lang. Yan, pwedeng-pwede. Maganda yung experience na nakuha natin dyan since hindi naman masyadong demanding itong ML. Actually, kahit nga naka-ultra graphics at super frame rates ako sa settings, masasabi ko pa rin na maayos yung naging experience ko. Yes, magkakaroon at magkakaroon talaga ng frame drops at hindi maiiwasan yung occasional stutters, lalo na kapag may mga clash kasi nga budget phone lang naman itong pinag-uusapan natin. But still, siguradong mag-e-enjoy pa rin tayo at kampante pa rin tayong makakapaglaro ng mga ranked games. Sa Call of Duty naman, medyo mababa lang yung settings na available. At yan talaga ang sakit ng MediaTek Helio G99.
hindi optimized sa CODM. Medium graphics and high frame rates lang ang meron, so for casual gaming lang din talaga, and not for competitive CODM players. Pero ang kinaganda naman, unlike sa Tecno Spark 20 Pro, meron tayong hard gyroscope dito, which is good para sa mga gumagamit ng gyroscope for aiming. Syempre, hindi rin pwedeng mawala sa test natin ang Genshin Impact, kahit na hindi naman talaga to designed for a budget phone. Lowest preset lang yung tinest ko at yan din kasi yung settings na makukuha natin by default. Tapos sinet ko na lang yung frame rate limit sa 60. Playable pero syempre hindi ganun kaganda yung experience. Hindi natin maiiwasan yung lags lalo na kapag nagbibitaw na ng mga skills. So mas mahal na phone talaga ang kailangan para malaro natin to ng maayos. Siguro kung gustong gusto mo lang talagang laruin, eh pwede na rin tiyagain. Pero hindi naman ako nagre-reklamo kasi kahit pa sabihin natin gasgas na ang Helio G99, puro na lang G99 pa rin ang isa sa pinakamagagandang chipsets na makukuha natin sa 7K plus na price. Hindi rin gaanong nagiinit yan. Hindi umabot ng 40 degrees yung temperature sa tatlong games na tinest ko. At ang isang kinaganda pa, eh matipid din kasi sa baterya. 5,000 mAh yung battery capacity nitong Infinix Hot 40 Pro. Nag-run ako ng PC Mark battery test para malaman kung makunat yan. At yes, more than 13 hours yung nakuha naming screen on time. So kung light user ka lang naman, eh posibleng umabot to ng 2 araw sa'yo. Well, syempre mas makunat pa rin yung Tecno Pova 5 na may 6,000 mAh battery, but still, good battery performance pa rin yung nakita natin dito. At isa pa, 33 watts na rin yung charging speed. So, sana naman na iwas-iwasan na ng mga brands yung 10-watt charging. At maging minimum na sana sa mga 7,000 plus na phones ang 33 watts. Sa test na ginawa ko, 1 hour and 20 minutes ang inabot para mapuno to from 0 to 100%, which is sobrang goods na para sa ganitong category. Next naman natin pag-usapan yung camera performance. 108 megapixels yung main shooter na may kasamang AI lens at 2 megapixel macro cam. Tapos yung pang selfie naman natin ay isang 32 megapixel sensor. So almost same setup lang din talaga sa Tecno Spark 20 Pro. At eto yung mga kuha. Sa totoo lang, happy na ako sa mga photos na nakuha namin dito. At ang pinakadahilan ko dyan ay again, yung mababang presyo. Sharp and detailed yung karamihan sa mga kuha namin. At sure, kung gigisahin talaga natin yung camera, eh syempre hindi talaga yan super duper ganda, like hindi ganong kalawak yung dynamic range. At sa mga HDR shots, eh may mga pagkakataon na nawawala na yung detail sa gilid ng photos at soft na rin tignan kapag zoom. Pero wala naman sigurong mag-zoom sa mga pictures mo. Lalo na kung uploaded lang naman sa social media. So para sa akin, maganda yung quality overall, lalo na with good lighting, yung kulay maganda rin, hindi masyadong matingkad, hindi maputla, saktong-sakto lang. So goods na goods na talaga for social media postings. Nagustuhan ko rin yung 32 megapixel selfie camera. With proper lighting, eh makakakuha tayo ng good sharpness and details for the price. Napansin ko rin na pinapaputi nito yung mukha ko kahit na tinurn off ko na yung filter. At of course, expect din natin na hindi rin kagandahan kapag medyo madilim na sa lugar. So take note na lang din na lighting is the key para mas maging maganda yung kuha natin dito. Sa videos naman, hanggang 2K 30fps ang pwede nating i-record. At honestly, hindi naman ito yung super sharp na video talaga at dito mas makakakita pa tayo ng mga crushed shadows and blown out highlights, but still, masasabi ko pa rin na goods overall kasi andyan pa rin yung sharpness kahit papano, lalo na kung sa phone lang naman natin papanoorin yung video. Yung kulay okay din naman, tsaka dahil nga sa 2K resolution, eh di hamak na mas lamang na kaagad to kumpara sa ibang mga brands na usually eh hanggang 1080p lang ang binibigay sa atin. Now of course, wala tayong stabilization sa 2K resolution, wala naman talagang phone na may stable 2K video recording sa ganitong kababang presyo. So magiging maalog talaga yung kuha kung wala tayong gamit na tripod or gimbal. Pero ang good news naman, meron tayong EIS or yung Ultra Steady Mode sa 1080p na for some reason eh hindi natin nakita last time sa Tecno Spark 20 Pro. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Hot 40 Pro. Hanggang 2K 30fps yung pwede nating ma-record dito. Pwede ring 1080p 60fps
1080p, 30fps meron din. At para ma-enable natin yung EIS or yung Ultra Steady Mode, eh kailangan nating ibaba yung resolution sa 1080p. So wala tayong stabilization dito sa 2K resolution. At napansin ko rin na hindi ganun ka-natural yung kulay, at least dito sa nakikita ko sa screen ngayon. Medyo pinapaputi nito yung subject, at napansin ko rin na medyo noisy yung ibang parts ng video natin, lalo na dito sa mga parts na to. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Naka dual speakers din tayo dito, at dun pa lang, sa pagiging dual speakers, eh ang hirap ng magreklamo. For a budget or entry level phone, goods na yan sa akin. Sakto na yung lakas para sa isang kwarto, at hindi rin naman sabog. Hindi nga lang syempre para mag-expect ng super detailed na sound quality. Okay, so medyo hinuli ko talaga itong display. Kasi overall, eh masasabi ko rin talagang maganda para sa isang budget phone. Yun nga lang, eh meron din kasi akong nakitang isang problema. Una muna, malaki yung screen natin at around 6.78 inches. Full HD Plus na rin yung resolution. IPS LCD panel yung gamit, of course, hindi na para mag-expect ng AMOLED. 82% yung covered sa NTSC color gamut. So ibig sabihin, eh hindi siya yung super accurate display, pero good enough na rin, matingkad pa rin naman yung kulay, ma-enjoy pa rin natin sa mga games, at pwede rin nating i-adjust yung color temperature sa display settings. Nasa 500 nits lang din yung peak brightness, so medyo mahihirapan tayong makita yan kapag nasa labas tayo at direct yung araw. Pero kung indoors lang naman, eh maliwanag na yan. Nabanggit ko rin kanina na naka 120Hz refresh rate na tayo dito, so extra smooth yung pagnanavigate at pagbabrowse natin, lalo na sa FB and IG. Tapos nung chinek ko sa DRM info, eh Widevine L1 na rin yung security level dito, kaya full HD rin yung playback resolution natin sa Netflix. Yun nga lang, na-encounter ko rin dito yung naging problema ko sa Tecno Spark 20 Pro at Infinix 030 4G. Naglalag ang parehong Netflix at Disney Plus sa mga phones na to. At sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam yung pinakarason kung bakit nangyayari yan. Nung una, pinaghinalaan ko talaga yung chipset. Kasi again, na-experience ko to sa Spark 20 Pro, 030 4G, at dito sa Infinix Hot 40 Pro. At yung tatlong phones na yan ay pare-parehong naka MediaTek Helio G99. Kaya lang naisip ko rin naman na sobrang dami na nating G99 phones na natest noon. At hindi naman yan nangyari before. Actually, sinubukan ko nga rin mag-YouTube dito, tapos sinet ko pa sa 1440p at kayang-kaya naman. Binuksan ko rin ulit yung Tecno POVA 5 namin dito. Naka G99 chipset din yon. In-update ko lahat pati Netflix, at smooth din naman yung naging playback. So again, hindi ko pa matumbok sa ngayon yung pinakarason kung bakit nangyayari to. So ang masasabi ko lang, kung mahilig kang mag-Netflix or Disney Plus, siguro ibang unit na lang muna ang kunin mo. Huwag muna to. Hindi ko muna to i-re-recommend. Malaki ang tiwala ko na kaya tong ayusin ng Infinix at Tecno through software updates, pero syempre, hindi pa rin kasi tayo 100% sure. Ngayon, kung ikaw naman yung tao na walang pake sa Netflix or Disney Plus, eh kahit huwag mo nang problemahin to. Para naman sa iba pang mga features, naka side-mounted fingerprint scanner to, mabilis at accurate naman as long as maayos yung pagkaka-register mo sa daliri mo. Haptic feedback, lahat naman ng entry-level phones hindi kagandahan dyan, so tinurn off ko na lang din. Signal ko sa talk and text, wala namang problema. Video call sa messenger, parehong malinaw ang audio at video. Tapos pagdating naman sa software, naka Android 13 pa rin tayo out of the box. Mas less yung bloatware kumpara sa ibang mga brands, which is good. At meron na nga rin pala tong magic ring feature na parang dynamic island ng latest iPhones. Okay, so available na itong Infinix Hot 40 Pro online. Lazada, TikTok Shop, at Shopee. Sa mga physical stores, hindi ko pa alam, so ilalagay ko na lang din yung links ng official stores nila dyan sa may description. Click nyo lang yan kung sakaling bibili kayo. Now, pros and cons tayo, tapos compare natin sa iba. Para sa mga pros, MediaTek Helio G99 sa ganitong price, solid na solid yan. Power efficient, good performance, at hindi masyadong nag-iinit. Yung 120Hz refresh rate, ang gandang bonus din. Naka dual speakers, may gyroscope, matagal malobat at mabilis mag-charge. Good camera performance for the price, lalo na pagdating sa photos. At eto, gusto ko lang i-emphasize. Sobrang panalo ng 8GB na RAM at 256GB na storage sa ganitong presyo. Nakakatuwa na sa 7K Plus, eh ganyan na yung bigayan ng RAM at storage ngayon.
Pero syempre, wala namang perpekto. So ang una sa listahan ko ng cons ay yung malag na playback sa Netflix and Disney Plus. So Infinix, kung sakaling nanonood kayo, sana po maayos kaagad. Hindi rin ganung kaliwanag yung display, acceptable for the price, pero sana dagdagan pa sa mga susunod na release nila. At para sagutin kung sulit ba to para sa presyo, oo naman, kung ikukumpara natin to sa mga kapresyong phones ng ibang mga brands, eh sulit talaga yung mga specs na makukuha natin dito. So ang nakikita kong pinakakalaban nito ay una, yung Tecno Spark 20 Pro. Lamang ang Tecno Spark 20 Pro sa IP53 rating. Water and dust resistance meron yon. Itong Infinix Hot 40 Pro, walang ganon. Pero ang lamang naman itong Infinix ay yung gyroscope na useful para sa mga gamers at yung EIS or yung Ultra Steady Mode sa 1080p video recording. Again, hindi ko kasi nakita yon sa Tecno Spark 20 Pro. Tapos pagdating naman sa photos, mas gusto ko yung kulay sa main camera ng Infinix pero mas nagustuhan ko naman yung processing ng selfies sa Tecno Spark 20 Pro. Alam kong medyo mahirap at medyo nakakalito kasi halos pareho lang din naman talaga itong dalawa. So siguro check nyo na lang din kung ano yung mas importanting feature para sa inyo. Ngayon, kung hindi naman sobrang importante ng camera performance para sa'yo at willing kang magdagdag ng 500 to 600 pesos pa, eh pwede mo rin i-consider yung Infinix Note 30 4G. May bypass charging, may IP rating, at 45 watts na rin yung charging speed. Pwede rin yung Tecno Pova 5 kasi mas malaki naman yung battery nun. So ilalagay ko na lang din sa description yung links ng mga phones na nabanggit ko dito. Pero yun nga, kung dito lang talaga papatak yung budget, at kung isa sa mga habol mo yung camera, eh napansin ko na mas nag-improve talaga yung mga photos na nakuha namin dito. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung sakaling nakatulong. Kung gusto mong mapanood yung review ko para sa Spark 20 Pro, click mo lang to. At eto naman yung review ko para sa mga sulit phones ng 2023.